Magandang umaga, bayan ng Diyos. Yes, tunay nga po. Tulad ng sinasaad ng pambungad nating awit, "Take my hand, precious Lord, and lead me on, let me stand." Tunay nga mga kapatid, na hindi natin kaya na manindigan at magpakatatag malibang humawak at hawakan ng Panginoon ang ating mga kamay. Mga kapatid, ano man po ang ating mga sularamin, ano man ang ating mapinagdaraanan, huwag na huwag po nating kakalimutan, may nagmamahal sa iyo. Alam mo ba yan? May nagmamahal sa iyo, alam mo ba? Lagi mo kasama. Bantay sa'yo saan ka man pumunta, alam mo ba? Si Jesus
dahil mahal ka sa kanya. Amen, mga kapatid. Yes, tunay nga po ng ating Panginoon ay nagmamahal sa bawat isa. Alam mo ba? Alright, so sa pagpapatuloy, nais ko po kayong anyayahan, mga kapatid, na patuloy tayong mag-awitan para sa ating Panginoon. Let us sing some songs na we love to sing, ano? Pero medyo hindi na po natin naaawit. Jesus, ito ang aking awit, ano? Nang hindi pa natin kilala ang ating Panginoon Jesus, siyempre mga kapatid, ang ating buhay ay walang direksyon. Ngunit ngayon, nakasama natin siya. No? Tayo po ay sa araw-araw nakakaawit pagkaman meron mga pagsubok. Nang ika'y di pa nakikilala ng Panginoon ang buhay ko, darama lagi ang kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, sinuko ang lahat sa buhay ko. Kay tinanggap kong Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, sa'yo ito'y aking inihando. Ang pag-ibig mo'y laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Magkapagsubok man ay dumating, ako'y hindi niya pababayaan. Siya ang tangi kong pupurihin, sasambahin magpakailanpaman. Jesus, ito ang aking awit, sa'yo ito'y aking inihando. Ang pag-ibig mo'y laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, sa'yo ito'y aking inihando. Ang pag-ibig mo'y laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Amen. Kayo din po ba, mga kapatid, ay lagi ninyong nadarama ang pag-ibig ng Diyos araw-araw? Naka, kung nadarama ninyo ang pag-ibig ng Panginoon araw-araw, just say amen, be. Amen. Yan, mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Okay, mga kapatid, ang mga tanda o ang mga nagaganap sa buong sanlibutan ay nagbabadya na ang Panginoon ay malapit ng dumating. Kaya nga po, tayo patuloy na magsikap na maging tapat sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ikaw at ako, tayong lahat magkakasama po doon sa langit na bayan. Let's sing the song, Ang Panahon Malapit Na. Sa buhay mo ngayon,
ikaw ay magsikap. Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus na makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. O kay sarap manahan dun sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Amen? Panahon'y malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Amen, mga kapatid. Yes, tunay nga po na ang panahon malapit na. Hindi na po magtatagal ating mapagmamasdan na mukhaan ang ating Panginoon. I shall see the King. I shall see the King. Where the angels see, I shall see the King someday. In the better land, on the golden strand, and with Him shall ever stay. In His glory, I shall see the King and forever. Eldest praises Him, was on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday, in the land of song, in the glory throne, where there never comes a night. With my Lord once laid, I shall ever reign in the glory land of light. In His glory I shall see the King and forever. All His praises sing, was on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. Amen, mga kapatid. Tayo po ba'y excited na makita at mapagmasdan na natin ang mukha ng ating Panginoong Hesus? Yan, tunay nga po, hindi na yan magtatagal. Although sinasabi, I shall see the King someday. Patuloy lamang tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang ating makaranasan sa buhay na tila gay nagpapahina ng ating pananampalataya. Mga kapatid, let's all arise and shine till Jesus comes. Hindi na po magtatagal, atin na po makakapiling ang ating Panginoon Jesus.
Arise and shine, for your light is come, and the glory of the Lord has risen upon you. Darkness shall come to cover you, but the glory of the Lord will be with you. People will be drawn to the light when Jesus is seen in your life. Gathered together, they come to you and fill your heart with joy all day through. Arise and shine till Jesus comes. No word will keep back to old sinful ways. Trials will come to strengthen you, and the love of God will see you through. So arise and shine till Jesus comes. Let us pray. Great God, loving Heavenly Father, with grateful heart we come to your throne of grace. We thank thee for this beautiful day you have given us. Thank you for the life and strength that we enjoy each day. Thank you for your blessings, your mercy and grace that keep sustaining us, Lord, to continually serve thee in whatever calling and purposes you have for each one of us. Today, Father, we would like to continually ask of your presence to fill our hearts and minds as we ponder upon thy words, that we may be able to be strengthened in our faith, especially we'll be able to fully learn how to trust, to entrust our lives and to put everything into your hands. Thank you, Lord, for the assurance that you will be with us. In Christ's name we pray. Amen. Yan, muli po mga kapatid sa lahat ng ating maka-arise and shine. Magandang umaga, bayan ng Diyos. It's Friday mga kapatid sa buong kapuluan, sa buong Asia. And of course, Thursday afternoon or evening sa kabilang dako ng sanlibutan. Kumusta po kayo mga kapatid? Ako po yung maasa na na-bless tayo ano po sa mga mensahe ng ating mga inawit. Kung kayo mga kapatid ay tunay nga po na na-bless sa mga mensahe ng ating mga awitin kanina, just comment. Amen. Yan. Magsabi lang kayo dyan. Amen mga kapatid. No, kasi hindi ko naman kayo naririnig. No, type amen. Yan. No, you are blessed. Or I am blessed with the messages of the songs. Okay, so once again, in behalf of the Lifeline Ministries, I would like to welcome everyone here with us today in our Arise and Shine. Be sure, mga kapatid, that you are actually, or you are, actively arising and shining for the Lord. We are, mga kapatid, to arise and shine till Jesus comes. Amen? Okay, so welcome po at maraming salamat, Nanay Talia Rigacho. Yan, Nanay Concepcion Villones. And Ate Digna Baloyo, Nanay Juning Digia. Nanay Juning, maraming salamat po at nabubuhay ang ating tawag dito, ang ating pong YouTube. Sapagkat si Nanay Juning po ay sa YouTube po natin nanonood dyan. Maraming salamat po. Okay, and Sister Elaine, and yan, yan. At Amir Santos Perez, yan. Good morning, and Ate
Noni Thompson from Australia. Yan. Dr. Sander Cruz, good morning, good morning. Si Dr. Sander Cruz po ay, di ko alam kung siya ay nasa Ireland ngayon or nasa Pinas. Yan. Anyway, wherever you are, po, maraming salamat po. Ate Jelly Cordero and Ate Lito from Canada. Yan, good morning and welcome po. And yan, Mary Ann Makaraing. No, isang mapagpalang umaga din po sa inyong lahat. Yan. Elder Ike Bobiles, maraming salamat. Ayan, praise the Lord. Ayan, na-inspire tayo mga kapatid. No, kapag merong mga nagsasabing they are blessed with the messages of the song. Ayan, thank you, Ate Digna Baluyo, and Mir Santos Perez, and Sister Elaine Lazaro. Ayan, maraming salamat po for that comment. And Nanay Juning Digia, ayan, happy preparation din po sa inyong lahat. Good morning and welcome din po kina Jeremy and po for Cari Unday. And ganun din po kina Ate Baby Lagunera. Yes, good morning and welcome po sa inyong lahat. Nice na rin po nating i-welcome. No po, yung maya-maya ay nariyan na rin yung ating mga kapamilya. No? Sina Ate Lydia and Kuya Jaime Rikitin. Yes. Ang mag-asawang Dan and Amy Dalida. At ganun din po si Dan, ano po, at Sister Nitz Pambalan. Yan, good morning po. Okay, so good morning din po kina, yan, sa maraming salamat kina Sister Gemma Caras. Ano, libid yan, good morning yan. Nanonood din po sa ating YouTube. Salamat po, at kayo ay na-bless sa ating mga awitin. Salamat for that comment. Okay, praise the Lord. So, good morning and welcome din po Ate Jane at Kuya Dante Baltasar. Po Ate Menchi Ambago. Yan, ang pamilyang Marco. Sina Ala and Feo, Aril and Baby Ailey. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nanonood at nakakapanood at manonood pa rin po mamaya. Ano ho? Welcome at maraming salamat po sa inyo. Sa mga mandaragat, yan sina Captain Maxi Akot and family watching from Cagayan de Oro City at from Baguio City, mga kapatid, sina Brother Nestor Balyaba and sis Brother Edward Tulingan and their families nasa Baguio City. Sila po ikasama natin sa ating mga dalangin. And Dr. Merlin, Dr. Teofilo and Ma'am Merlin Espiritu. Yan, good morning and welcome po. Brother Sister Edith Portugal from Bicolandia. Yan, nasa Bicol ka, Sister Edith. Yan, good morning sa inyo lahat. And from Bicol pa rin po, mga kapatid. Brother Abel Barnedo. Yan, marahay na aga. Yan, arise and shine. Marahay na aga, mantabi po sa Indong Gabos. Yan, sa Bicol. Yan. Okay, mga kapatid, this time, nice ko po na kayong anyayahan na tayo po ay dumako sa ating isang pag-aaral, mga kapatid. Mali itong aking nabuksan. put it all in God's hands, mga kapatid. This is, we are still in my series, in our series, Wisdom for Living. Ano po, ipagkaloob natin sa Panginoon ang lahat. Mga kapatid, pag sinabi pong trusting God in everything, ay napakadaling sabihin. Pero napakahirap gawin. Ayaw ko lang kung sasanayon kayo dyan, mga kapatid. Bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid, na yung magtiwala tayo sa Panginoon ay napakadaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Kahit yung ako, personally, sinasabi ko, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ho natin mapagkakaila that we have those moments when we ask God for help. But in the deepest, most intimate recesses of our hearts, doon sa ating mga puso, there is a doubt if He will actually help us. Talagang meron tayong mga pagdududa. Kung talaga ba ang tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya nga po ay we still, I go on with all our plans, mga kapatid. Pero mga kapatid, mahirap mang gawin ang lubusang magtiwala sa Panginoon. Napakadali mang sabihin.
Pero meron pong popular na kasabihan, di ba, mga kapatid? Sometimes, you just have to let go and let God take care of it, di ba? No? Let go and let God. Ano pong sinasabi sa atin ito, mga kapatid? This tells us that trusting God requires abandonment. No? Let go eh. No? Ibig sabihin, mga kapatid, matuto tayong i-abandon kung ano man po yung ating mga expectations or anumang mga bagay na pumipigil sa atin upang magtiwala sa Panginoon. Anyway, mga kapatid, tanungin nga po natin ang ating mga sarili. Bakit kaya? Napakadaling sabihin yung magtiwala sa Panginoon pero hirap gawin. Ano ba ang humahadlang? No, para i-abandon natin at tayo magpatuloy sa pagtiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, letting go also means letting Him to take the reins. Kumbaga, mga kapatid, kung tayo ay nagja-drive, we need to let Jesus takes the wheel. Alam niyo yung awit na Jesus takes the wheel? Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng let go and let God take care of it ay it's a symbol of our submission to Him. Magpasakop. At ito doon po ay nangangahulugan ng acknowledgement that we no longer belong to ourselves but to Him. Mga kapatid. So, and that everything that we are and everything that we have are all for His disposal. So, ibig sabihin, wala tayong masasabing sa sarili natin. Kasi pag sinabi natin, nag-submit tayo sa Panginoon, lahat yung mga kapatid, walang matitira. Kaya nga po, kahit man si Jesus Christ, yung sinasabing, sometimes you just have to let go and let God take care of it. Actually, sinum up to ni Jesus Christ, nung siya ay naroon po sa cross, in Luke chapter 23:46, alam niyo po kung anong sabi niya? Sabi niya, Father, into your hand I commit my spirit. Ha? Sabi niya, mga kapatid, sa inyong makamay ay ipinasasakop ko ang aking espiritu, ang lahat. Alam niyo po ba, mga kapatid, that is a statement of total surrender. He knows what will happen to him, but his faith in the Father never wavered. Alam niya kung anong nangyayari at mangyayari sa buhay niya, pero mga kapatid, wala pong reservation, no buts and no ifs, na siya po ay nagpasakop sa Panginoon. And yes, that's the kind of complete, mga kapatid, surrender ay hindi po madali. Para bagang yung tatalon ka sa bangin ng blindfolded. Sino po sa inyo nakaranas na noong yung trust fall? Nasubukan na po ba niyo yung trust fall, mga kapatid? Yung blindfolded ka, pagkatapos ay ipapasyal ka kung saan-saan. Pagkatapos ay hindi mo alam kung ano yung dinaraanan mo. Tapos mayroong isang point na kung saan ay sasabihin sa iyo na, okay, magtiwala ka lang. Magtitiwala ka ba? Na ikaw ay magpapatihulog lang dyan. Nakatalikod, magpapatihulog ka lang. May sasambot sa iyo o may sasalo sa iyo. Hindi ka mapapahamak. Mga kapatid, dahil lang sa hindi mo kilala kung sino yung sasambot sa iyo doon. Hindi mo alam kung mayroon ba talaga. Hindi mo alam kung gaano kataas o kababa. Mga kapatid, yung iyong lalaglagan, pero ay napakahirap magtiwala. Tama? Ganun na ganun tayo pagka minsan, mga kapatid, ay parang naglalakad tayo na blindfolded. Kaya nga po ay hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon because we are blinded sometimes with our tears. Sometimes we are blinded with our emotions. Sometimes we are blinded with our, sabihin po natin, priorities, yung mga inilalagay natin sa harap, yung pong mga bagay na iniisip natin ay pinakamahalaga kaysa sa ating Panginoon Jesus. Kaya nabubulagan tayo sa lahat ng mga yon. Kaya hindi tayo nakapagtitiwala sa ating Panginoon.
I just don't know kung if you kung nag-agree kayo mga kapatid. Kaya nga po, ang kailangan po natin, despite of your fears and doubts, no, kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. With faith, na ha? Hindi blinded by anything in this world. Alam niyo po bakit mga kapatid na kailangan sumunod tayo sa Panginoon ng may pananampalataya at magpasakop sa Kanya ng lubusan? Kasi through the eyes of faith, we will be able to see, ano ho, God's will. We will be able to discern God's ways, mga kapatid. Kaya nga po ang tanong this morning, ano ho, kay what to put in God's hand really means. Paano ba yung ipagkatiwala natin ng lubusan ng ating sarili sa Panginoon? Mga kapatid, ganito po yun. Ano ho? Una, share your load. Ang lubusang pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin, no, ano man yung mga pasanin ay binibigay mo sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi niya na sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. See? All, mga kapatid, casting all. No, hindi po sinabing casting half or partial. No, kundi lahat, mga kapatid. All of us have something that we are anxious about. No, marami tayong may naalala sa buhay. No, let's say for example, araw-araw, ito po ah, reality check. Ano, makakabayad ba ako ng aking mga bills pagdating ni Judith? Ano, marami po sa atin ay talagang natatakot kay Judith, mga kapatid. No, or due date. Ano, natatakot tayo sa due date or Judith, kung sabihin nga po natin ay no, sa mga darating ng mga bills natin. Ano kaya mangyayari sa akin kung ako'y nawalan ng trabaho? Alam niyo po mga kapatid, no, that's a reality. No? So after ano, what happened to me in South Korea, mga kapatid, we are living by faith, mga kapatid. What will happen to my family if I lose my job? What does the future hold for me? Ano ba ang aking magiging kinabukasan? Marami po sa atin ano, ay mga retired na. Ano, ay marami pa rin pong mga alalahanin sa buhay. Hindi po yan nawawala. Marami naman po sa atin ay araw-araw ay nakikipagpunyagi pa rin po sa buhay. Marami din po tayong mga cares, mga alalahanin sa buhay. Sabi po, so, yung let God and let go means share your load. Cast all your care to Jesus, for He cares for you. Little do we know that these niggling thoughts, ito pong negative thoughts na ito, ay nariyan po sa ating isipan. At ang totoo po niya, kahit hindi po natin sinasabi mga kapatid, ito po ay nagpapabigat sa ating puso't kaisipan. Don't get me wrong mga kapatid ha. Being worried and anxious about something is totally valid. Hindi ko po sinasabi na hindi naman valid yung inaalala mo yung iyong mga bills o anumang maalalahanin mo sa buhay. It's normal mga kapatid na pagkaminsan nandyan ka, na naiisip mo yan. But it doesn't mean that you should keep it all bottled up. Hindi po naman nangangahulugan na ay pananatiliin mo na lang dyan. No, at hindi mo naaalisin sa iyong isipan. Kundi ang kailangan mo ay ipagkaloob sa Panginoon. You cannot put your problem in the hands of God if you don't let go of them first. See? No, kaya let go. Share your anxieties and worries with the Lord. Start your day with daily devotional and use it as an opportunity to tell Him your fears and aspirations. Mga kapatid, sino sa atin ang nananalangin mga kapatid sa inyong morning devotional? Personal devotional na sinasabi mo yung iyong mga fears, no? Yung mga kinatatakutan mo, no? Yung mga alalahanin mo sa Panginoon. Yun ba sinasabi mo Panginoon? Nag-aalala po ako paano kami makakabayad bukas ng aming house rental. Panginoon, paano ba ito? Hindi ko po alam ang gagawin ito Panginoon. Ibigay ko na sa iyo lahat ito. Meron po sa atin ganyan ang ginagawa mga kapatid? No? Talk to Him as you would to your best friend.
makipag-usap ka na parang narela sa tabi niya, no? O nasa tabi mo siya. And let go everything that is weighing you down. And let Him help you carry that burden, mga kapatid. Alam niyo po, ay sa totoo lang, marami dito ako maalala din sa buhay. Pero every time na ako'y nakakaalala ng mga kapatid, mga alalahanin na yan, ay inilalaga ko sa Panginoon. Wala pa mang sagot, maganda na ang aking pakiramdam. You see, mga kapatid. So, kaya nga po, cast or share your load, mga kapatid. And number two, let go of the things that weigh you down. Mga kapatid, no? Lean not on your own understanding. Ano po ibig sabihin yan? In Proverbs 3, 5-6, mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. So, sometimes, mga kapatid, we ask God for something, but He gives us another. Nakaranas kayo ng ganyan, mga kapatid? Nung isang gabi lang, ano ho, meron po akong naririnig, eh, ano ho, talagang emotional po siya. Di bakit ganun? Di ba ang dalangin ko sa Panginoon, ganito lang naman, simpleng buhay lang naman. Ang dalangin ko sa Panginoon, ganito, ganito. Pero bakit iba ang kanyang binibigay sa atin? Ba't parang napakahirap na buhay ngayon? Kasi mga kapatid, sometimes we ask God for something, but He gives us another. Does that mean He doesn't listen to your prayers? Ibig sabihin ba nun, hindi niya naririnig ang iyong mga prayers, mga kapatid? No. It just means that He has better plans for you. Amen? No. Kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, pagkatapos ay iba ang tinanggap mo, mga kapatid, hindi nangangahulugan na hindi naririnig ng Panginoon na iyong dalangin. Nangangahulugan lamang na meron siyang mas magandang plano sa iyo. Can you say amen for that? Ay, parang mahirap, ano? Kasi bakit? Ano ko? Let's say for example, sino ba sa atin, mga kapatid, ang nananalangin na sana'y wala tayong magiging problema araw-araw? Na, I guess lahat tayo. Pero mga kapatid, ano po ang ibinibigay na, ng Panginoon sa atin araw-araw? Problema. Tama? Lagi tayong may problema. Taas nga ang kamay dyan ang walang problema. O walang gusto magtaas. Lahat tayo may problema. Pansinin ninyo mga kapatid, no, karamihan sa ating may dinadalangin, no, ay kabaligtaran ang nangyayari. Kaya nga po, dito dumarating yung mga pagkakataon na nasasabi natin ang hirap pala talaga magtiwala sa Panginoon. No, mga kapatid, remember that everything happens for a reason. No, gusto kong i-emphasize yan, ha? Remember that everything happens for a reason. And that reason causes change. Sometimes it hurts, sometimes it's hard, but in the end, it's all for the best. Amen? Mga kapatid, God knows what is best for us and what will harm us. He alone knows the future, so believe that He has your best interest at heart. Magtiwala lang tayo, mga kapatid, no, na ang kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti mo. Kaya instead of asking Him why did it happen, just think of where it can lead you from there. Parang awit yan, di ba? Instead of asking why did it happen, di ba? Think of where it can lead you from here. Ganun yun, mga kapatid. So, obey the Heavenly Father's will and trust. And things will work out just as He has planned. Amen? Yes, mga kapatid. Kaya nga po, huwag kayong magtiwala sa ating sarili. Yun ang ibig sabihin po ng let God let go. No, kundi, no, leave yourself or lean not on your understanding. And last, leave it in God's hands. Matthew 6:34, mga kapatid. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. So, when you lift your problems to Him, you must also be willing to offer yourself to Him.
Hindi lang yung problema, mga kapatid, ng ating pinagkakalob sa Panginoon. Ganun din po ang ating mga sarili. That includes everything that you are and everything that you have, as well as your plans, your hopes, and dreams. Ibig sabihin nga po, mga kapatid, ng let go and let God is total surrender. Worry not about tomorrow will bring, mga kapatid. There's no use fretting about. No, wala hong mangyayari. No, kung tayo mag-aalala, mga kapatid. Instead, surrender your days to Him and let Him take charge of your tomorrow. Acknowledging that you are not in control of your destiny, no, will help you accept His will more fully. Yung isipin po natin, mga kapatid, na wala talaga tayong control sa ating buhay, no, ay mas madali natin ngayong tanggapin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kaya the biggest question for us today, brothers and sisters, is this. Is there anything God is asking you to let go of? Meron po bang mga bagay na hinihiling ang Panginoon sa iyo ngayon na i-let go mo? Friends, at times, we need to let go of what we are trying to hold on and to trust God with our future. Each of us will need to decide what is best, mga kapatid. Kailangan po nating mag-desisyon kung ano bang pinaka-the best. And the best thing in life is to surrender ourselves, to submit ourselves to God, to separate from entanglements, kung ano po yung mga nakakahadlang sa ating buhay. We are to leave our worldly desires behind and separate from those situations that will tempt us to sin, mga kapatid. Kaya nga po, ay when you leave everything in God's hands, you see God's hands in everything. Amen? When you let go and receive the promises and blessings of God, decide today what is profoundly important in your life. Choose to believe the promises of God over the lies of the enemy and the empty promises of the world. Kaya nga po, ipagkaloob natin ang lahat sa Panginoon, sa kanyang mga kamay. At kapag ginawa natin yan, makikita natin ang kamay ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Kaya nga po, tulad ng sabi ng awit, gusto ko pong kantahin natin, mga kapatid. Give them all to Jesus. Kung walang sigla ang iyong buhay at para bang paikot-ikot lamang, mga pangarap ko'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo Panang, ibigay ang lahat kay Jesus, ilaga abigong pangarap pusong wasan, ibigay ang lahat kay Jesus, ilaga tungkot mo'y papalitan niya ng galang. Di niya sinabi, laging may araw, o kaya'y hindi na ulan. Siya ay nangako, puso payapa, bagamat kay hirap ng buhay, ibigay
Jesus ilagak, abigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, tungkot mo'y papalitan niya tanggalan. Lugkot mo'y papalitan niya ng galang. Amen, mga kapatid. Yes, kaya nga po, ibigay natin ang lahat sa Panginoon at hilingin natin siya na sa atin po patuloy na paglalakbay ay hawakan niya ang ating mga kamay. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos Ama ng Tahanan na sa langit. Panginoon, maraming salamat po sa magandang mensaheng aming narinig. Tunay nga po, Ama, parang napakadaling sabihin na kami magtiwala sa inyo. Ngunit ito'y napakahirap gawin sapagkat napakarami naming mga pagdududa, pag-aalinlangan. Napakaraming mga bagay ang pumipigil sa amin upang ipasakop ng lubusan ang aming mga sarili, ang aming mga plano, ang aming mga kapasiyahan sa buhay. At madalas, Panginoon, ay aming mga kalooban ang nasusunod. Ama, dalangin namin sa mga oras na ito, patawarin kami sa aming pong mga kahinaan, sa mga kakulangan ng aming pagtitiwala sa inyo. At nawa, Panginoon, tulad ng mensaheng aming narinig, matutunan namin ang magtiwala sa inyo ng lubusan. Bagaman maraming nangyayari sa aming buhay na hindi namin nauunawaan sapagkat kabaliktaran ang mga nangyayari sa aming buhay sa amin pong madalangin kahilingan. At papasalamat kami sapagkat ipinaunawa ninyo sa amin na ang inyong panukala at plano ay siyang pinakamainam at pinakamabuti. At kayo po, Panginoon, ay naghahanda ng pinakamainam sa lahat ng buhay, hindi sa lupang ito, kundi sa langit na bayan. Ama, tulungan nga po kami na magkaroon ng lubusang pagtitiwala na sa amin pong paglakad, patuloy ninyo kaming akayin ng inyong kapangyarihan. Hawakan ang aming mga kamay, Panginoon, at nawa kayo ay patuloy na mamuhay sa aming mga buhay. Tanggapin po ang aming pagtatalaga sa mga oras na ito at nawa nga po ay patuloy ninyo kaming gawing daluyan ng inyong pagpapala. Patuloy kaming gawing daluyan ng inyong kabutihan. Patuloy kaming gamitin na maging inspirasyon sa mga kaibigan at mga kapatid na nanghihina sa mga pananampalataya. Aming maibahagi sa kanila ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Upang kung kami man, Panginoon, ay nag-enjoy sa inyong pong mga pagliligtas sa amin sa bawat oras ng aming buhay, sila din naman ay mag-enjoy sa kaligtasan na inyong pangako para sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mayamang pagpapalang patuloy na ibubuhos. Maging ito ay sa physical, maging ito ay sa emotional, or sa amin pong mga pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri at pinasasalamatan namin kayo sa lahat ng mga bagay. Maluwalhati nawa kayong patuloy sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Alright, so bago tayo umawit sa pagtatapos, nais ko pong i-welcome din natin ang ating mga kapatid. Din natin na welcome sila kanina, Sister Joy Villarosa. Yan, kumusta po? At Yoli Fuentes. Yan, good morning and welcome din po. Ate Julie Bubiles. Yan, good morning, good morning. Ate Ruti Tobias. And yan, Yem Ortega. Ate Minda Aquino, Ate Gina Quiraol Lunera, Ate Vilma Baloyot, yan, the celebrator, birthday celebrator. So, case,
Kasama din po natin at nais nating pasalamatan sina Jenna Lynn Abay-Abay, yan, Shalom Eugenio Princesa, and Eileen Jama Bartolome. Yan, salamat din po sa inyong pagtutok. Yan, and Cherry at Cherry Bas Antonio, and Noni Ramos Rosialda, Yem Ortega, Brother Sandy Pakudan, and Ruel Namoko. Yan, maraming salamat. And Pastor Bong Cuarto, yan, my good friend from USFA. Alam ko, malamig pa rin sa kanila. No, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa mga mensaheng ating narinig ngayon. Check ko lang, mga kapatid, baka meron ako hindi nabati yan. Mary Ann Macaraig, yan, maraming salamat po. Isang mapagpalang araw din po sa inyong lahat. Okay. Ayan, sina Sister Joy and Brother Manny Okang. Yan, maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, all right. So, balik natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. No, matutunan natin mga kapatid ang magtiwala ng lubusan. Let God let go, sabi nga po. No? So, ipagkaloob natin ang lahat sa kamay ng Panginoon. Put it in God's hands. Okay? And God will take care of it. Okay? Muli po, maraming salamat. Ingat po tayo lagi. God bless you. God will take care of you. And God loves you. Oh,